Hello everyone! Welcome to another episode of Belle Bites. I'll be cooking a Pinoy style bouillabaisse. Come join me! If you're not yet subscribed to my YouTube channel, please do like and subscribe Belle Bites and my Instagram and Facebook account, Belle Bites Vlogs. I'm so excited kasi I'll be cooking ang isa sa mga favorite na dishes ko na niluluto ni Papa. So shout out kay Papa! For our ingredients, first we have our margarine, next our garlic, and then our onions. And then we have our red bell pepper, green bell pepper, celery, carrots, cornstarch, celery stalk, we have salt, ground pepper, and our seasoning. For our seafoods, we have shrimp, fish, squid, clams, and crab. So we start with our margarine. About half cup of margarine. And then next is our garlic. So we just wait until this is soft and cooked. We can also add our onions. So we wait until this is soft and cooked. So next, we can add our fish. So you can choose or you can buy whatever fish that you like. It's up to you. Pero kasi ito yung fresh na nakuha ko kanina. So we'll just cook this for a couple of minutes. Kapag medyo luto na siya, we can now put our clams. So once this is cooked, pwede na natin itong iset aside. So now I'm gonna transfer this to our bowl. Partially, medyo luto na siya. Partially cooked. Kasi mamaya, iluluto pa natin siya ulit. Ibabalik natin siya. Kaya lang kasi maliit yung pot natin eh. Kaya, aray. Okay, so after setting aside yung fish, pwede na natin i-follow yung ating clams. You can also use other types of clams or shellfish. Pwede rin kayong gumamit ng tahong kung gusto nyo. Once may add na natin yung clams, we add water. So, kailangan lang natin na maluto ang ating mga clams. So, kailangan lang nila mag-open up and then, hintayin lang natin kumulo. And then, after that, we can add our squid, tapos yung carrots natin, and our other ingredients. Yung ating shrimp and ang ating crabs, pwede na natin last silang ilagay because pre-cooked na sila. So for the preparation of the shrimp and the crabs, nilagyan lang to ng konting salt and in-steam lang sila. So next, we'll be putting our squid. So next, I'll be adding our carrots. Sama na natin yan dyan. Next, we'll put our celery stalk. So now, I'll put back our fish para maluto pa siya lalo. Now, we put our crabs. And then, our shrimp. Now, I'll put our seasonings. So, put lagi tayo ng salt. Our ajinomoto. And of course, our pepper. Maraming pepper. So now that this is boiling, pwede na tayong mag-add ng ating cornstarch with water para lumabot yung ating soup. Tansya-tansya lang. So
ko para maging thick yung ating soup. So, tatantahin nyo lang siya. So, now that this is boiling, we can add our bell peppers. Green. And then, our red bell peppers. Mga pampalasa lang ito. For that additional taste. Look at that. It's so colorful. Uy, malapit na ang Pasko. Pwede niyong lutuin ito sa Christmas. Isang bonggang-bonggang soup. So, the consistency really that we're looking for is maging ganito siya. Yung soup. So, yung cornstarch depends kung how much ang inyong soup and yung inyong mga ingredients. Pagpasensyahin niyo na, liit ng aking lalagyan. Susunod, bibili na akong mas malaki. Pinilit ko lang siyang lutuin ngayon kasi fresh na fresh yung mga ingredients natin. So, while waiting for this to cook, shoutout muna ako sa mga friends ko. At sa aking mga butihing, mga katrabaho na tumulong na ma-achieve ko ang aking seafood na soup na to. So, thank you kay Sir JB at kay Gerald na tinulungan akong bumili nitong seafoods na to. Inuwi ko to from duty. So, galing itong mga fresh na seafoods na to ay galing Pangbataan. So, inuwi ko sila dito sa Kabanatuan para lutuin. Kasi, wala lang. Gusto ko lang ng fresh na seafood. Kaya pinilit ko talagang gawin ngayon tong vlog na to. Kasi para super fresh tong mga to. Actually, ito, ang nag-pre-cook nito ay si Gerald. Sir Gerald, salamat! At kay Bito, thank you. Thank you sa seafoods. Okay, kung may gusto kayo, mga seafoods, PM lang kayo. Tulungan ko kayo. Char. Are you guys ready to try ang bouillabaisse ng aking papa? Okay, simulan na natin. So, as you can see, yung ating soup is medyo thick and rich itong soup na to. So, meron tayong crabs, yung ating halaan na shells, and our shrimp and squid. Tapos, meron din tayong chunks ng fish dito. So, kuha na tayo. Let's get everything. So actually, bouillabaisse started from France. Nag-originate siya sa France. Kasi yung mga fishermen doon, yung mga fresh catch nila, ang ginagawa nila, pinagsasama-sama nila sa isang stew. So doon nag-start tong dish na to. Ito ay Pinoy version. So version to ng tatay ko. Kapag umuwi ako ng Quezon, isa sa mga paborito kong pinaluluto to kay Papa. So, yung recent na uwi ko, finally, nagpatuto na ako sa kanya and kinopya ko siya. Medyo may konting adjustments lang, pero sa tingin ko pareho na kami ng lasa. Oh my God! Ay! Ang iisip ko ay bahay namin. Ang sarap! My God! Alam niyo, ang swerte niyo. Shinare ko to. Sa totoo lang, ang sarap niya. Ang squid ay perfectly cooked. Sarap siya sa kanin. Pak na pak tong pagkain na to. Pak na pak tong dish na to. Alam niyo yung taste niya na yung broth nung ano, dahil pinagsama-sama ang seafood, yung soup niya, ang kinalabasan is super super rich na seafood taste yung malalasahan ninyo. Pero ang pinaka siguro ma-taste ninyo is yung halaan. Medyo yun yung unang malalasahan ninyo. Tapos saktong-sakto yung alat, yung dinamnam.
In fairness, this is squid. Sakto yung luto niya. Sarap. Oh my God. Panalo talaga. Yung soup ang panalo. Promise. Pagka na-try niyo ito sa mga bahay niyo, let me know kung nagustuhan ninyo itong bouillabaisse ng daddy ko. So, if you guys want to try a seafood dish na super sarap at super dinamnam, tapos hindi siya mahirap i-prepare, super easy niyang lutuin, as in like, i-shoot mo lang lahat ng mga ingredients, pack na yan, lagyan mo konting cornstarch, pack. Meron ka ng super yummy na dish and I'm sure magugustuhan yung lahat to. I hope you guys like my vlog and I hope you guys tried this kasi super nag-enjoy ako. So, till next time! Bye!